OMG! Nabulaga sila! Just in, breaking news! Malaking pasabog na bigla sila sa moves ni Willie! Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Okay, we are live ngayon sa ating YouTube. Ayan, syempre bago natin simulan ang pagre-react dito sa videong ito na ating matutunghayan ngayon, syempre nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa bosses na bibigyan natin ng reaction ngayon. Walang iba kundi kay Sir Don Mar TV. Ayan, syempre supportahan natin ang kanyang channel, mga katunay. Tuloy natin. Channel. At kahapon, nakaabang tayo kahapon sa mga nagfa-file ng mga kanilang COC. Ayan, yung mga at isa COC sa mga inaabangan natin ay itong ating former President Rodrigo Roa Duterte na mag-file siya bilang senador. Ang una nating pag-uusapan ay si Duterte pala, ha, ay with Senator Bongo and Bato de la Rosa kahapon, no? Nagpakita po ng video si Bongo at ipapakita natin yan mamaya. Okay? At nung nalaman po ni Senator dating Senator Dilima na nagbago raw, ha, kumakalat kasi yung balita kahapon, pati nga ako muntik na kong, di ba? Sasalita pa ba 'to? Himala, no? Nabuhay si, parang lakas niya na ng loob ngayon ni Dilims na magsasalita. Naniniwala. Nung nalaman ni Dilima na ay nag-withdraw si Duterte, tapos magfa-file ng COC bilang senador. So doon si Dilima nainis. Ano ba talaga? Ganon ganyan. So yan, ipapakita ko rin yan. So, Sir Don Mar, kunwari lang yan. Naiinis siya kasi ano, magpa-file si FPRRD tapos hindi, atras abante, ganon. Eh kung tutusin nga, gusto niyan, wag nang mag-file yun. Si Dilims talaga, may pag-ganon-ganon pa. Parang ano, parang iniisip mo, gusto mo mag-file siya ng senador. Tapos feeling mo, mananalo ko sa senador, magsasagutan kayong dalawa, ganon. Tutusin nga, gusto-gusto nyo, hanggat maaari, huwag nang tumakbo mga Duterte. Ano, Sir Don Mar, iniinis tayo nito eh. Reaksyon ni Dilima, sablay ang kanyang reaksyon doon patungkol po kay former President Duterte, okay? Oh. At pag-uusapan rin natin itong ano nung pakialam niya kung tumakbo si Duterte o hindi, di ba? Diba? Apektado ba? Apektado? Pagtakbo ba ni Kibuloy bilang senador. Okay? Aba! Ano ang ba? Si Kibs, no? Si Pastor Kibs ay tatakbong senador, mga katunay. Aba, eto na. Advantage dito ng taong bayan kung iboboto natin si Kibuloy. Okay, karapat dapat bang manalo si Kibuloy? Ayun. Is Kibuloy effective kung siya ang maging senador? Di ba? Yan ang pag-usapan rin natin yan. At pag-usapan rin natin itong si Willie Revillame. Ayan. Ang kanyang pagtakbo bilang senador rin. Nabigla ang lahat, nawindang ang lahat. Mm. At hindi natin inaasahan, ha, kasi nung una akala natin tatakbo na si Willie Revillame kasi ini-endorso ni Pangulo Duterte pero hindi tumakbo. Ngayon, talagang tinodo na ni Willie Revillame ang kanyang katahimikan. Okay, gusto niya nang tumakbo bilang senador at malalaman natin 'yan, no? Ipaliwanag. Aba, kung tutusin, ha, isa ako sa natutuwa na tatakbo si Willie Revillame bilang senador. Palakpakan natin yan. No? Ito yung sinasabi ko na mga tao na dapat nating obserbahan. Yung taong yan, ano ba ang nagagawa niyan kahit hindi pa siya politiko o senador? Diba? Mga ganon. Yung simpleng tao pa lang siya. Eh nakikita naman natin si Willie is tumutulong sa kababayan natin. May malasakit lagi. Diba? Although nakikita natin minsan medyo merong mga kaistriktuhan si Willing ginagawa, no? Pero hindi nawawala dun yung pagtulong ni Willie sa mga tao. Ang tagal niya nang ginagawa yun.
kahit wala siya sa politika, hindi siya naging plastic na tao. 'Di ba? Kasi alam nyo, ah, yung ibang mga politiko, tumutulong lang sa tao yan. Diba? Para manalo, para ipakita na, kunwari mabait ako, pag nasa posisyon na ako, goodbye na kayo. Ganun yan. Pero si Willie Revillame, kahit wala sa posisyon, hindi senador, hindi mayor, hindi congressman, hindi barangay tanod, hindi chairman, pero tumutulong sa mga tao. Sa programa niya pa lang yun. Ubusan ng pera, kita nyo naman kung mamigay yan. Diba? Cellphone, jacket. Pag nanalo si Willie Revillame, ha? Baka meron naman kaming pa-cellphone dyan, Sir Will. De, para sa akin, gusto ko si Willie Revillame. Ito yung isang tao na hinahanap ko na fit dyan sa Senado. No? Ang desisyon na tumakbong senador sa 2025 election. Okay? Tama. Pakinggan natin si Willie Revillame. Sino iboto natin? Yan na lang, si Willie. O, oh, diba? Eh, iba nga dyan, eh. Kinala lang ang pangalan, pero wala namang ginagawa. Oh. Pangit kasi yung ano, yung artista. Artista to! Iboboto ko to! Diba? Kilala to eh. Idol ko. Oh. O ano ginawa ng mga idol nyo dyan? Idol lang. Diba? Pero kahit ito si Willie, kahit artista, alam natin ang ginagawa nito. Diba? Parang si FPJ, kay late FPJ. Ayan, rest in peace po, Sir Rani. Diba? Tumutulong sa kapwa bago siya tumakbong presidente. Diba? May mga katibayan sila. May mga patunay na talagang may malasakit sila sa tao. Ito yung kailangan natin. Yung may katibayan, yung may patunay na may malasakit sa mga tao, lalong-lalo na sa mga matatanda. Sa mga lolo't lola. Diba? Alam natin kung gaano kamahal ni Willie yung mga yun. Kung gaano kaimportante sa kanya. Diba? Yan yung kailangan natin, yung may puso, mga katunay. Sana idilat naman natin ang mga mata natin. No? Buksan natin ang isip natin sa mga ganitong klaseng tao na tumatakbo. Huwag tayong didikit sa may pangalan. Hindi porkit kilala natin, porkit kilalang ganun, is didikita na natin, is iboboto na natin. Hindi. Alamin nyo muna yung background niya, kung paano siya tumutulong sa mga tao, hindi dahil sa pagiging popular niya. What urged him, ayan, to decide the final decision, ayan, no, na tumakbong senador? At malaman rin natin, ha, ano ang kanyang stand patungkol po dito kay Presidente Bongbong Marcos. Uh-huh. Kasi may sinabi po siya patungkol po sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan, malalaman yan natin mamaya. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, yes. Go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Simulan na natin ang ating talakayan. Okay? Unahin muna natin, mainit na balita kahapon is itong pagtakbo ni Willie Revillame bilang senador. Okay? Sabi ng iba dyan, hindi na tayo buboto ng artista. Tama, meron kayong ano dyan. Kasi yung mga ibang mga artista na napapansin ko, wala silang ginawa sa kanilang ano, sa kanilang lugar o sa bansang Pilipinas. Wala silang ginawa. Oh. Nagsulputan lang silang tumakbong ano. Tumakbo sila without any reason. Wala naman silang ikapakita na resibo. Wala naman silang ikapakita na mga trabaho nila na nakatulong sila sa taong bayan. Itong mga ilan na tumakbong artista. Pero ibahin. Tama, Sir Don Mar. No, yung iba kasi naka-artista lang eh. Diba? Kilala lang yan eh. Kaya binoboto. Yun ang, doon tayo nabibiktima. Oh, kilala ko yan. Boboto ko yan. Diba? Galing umarte niyan eh. Hindi porket artista, yun na. Hindi porket popular o viral, diba? Yun na. Hindi yun. Yan ba? Ano bang ginagawa niyan? Diba? Kung nakikita mo lang naman, umaarte lang ng umaarte yan, tapos sa labas ng camera, ano ba ang ginagawa niyan sa labas ng camera? Meron ba? O wala siguro. Diba? Baka mamaya, pagkatapos ng shooting, matutulog na lang.
Ano bang ginagawa? May malasakit ba? May pinag-uusapan bang sa tungkol sa bayan dyan? Interesado ba siya sa bayan kapag hindi siya nagsushooting? May tinatalakay ba siyang ganun? May ginagawa ba siyang mga programa sa sarili niya kahit hindi siya politiko? Tumutulong ba siya sa mga tao? Ganun? Diba? Dapat inaalam natin yung wala sila sa camera. Kaso ito kay Willie, mapakamera o wala sa camera, ganun pa rin. Diba? Kaya itong taong to nagkaroon ng maraming blessings talaga eh. Diba pa extra-extra lang sa mga pelikula si Willie noon, 'di ba? O pagpalagay natin nagiging ano si Willie sidekick. O, pag ganun-ganun lang. 'Di ba? Pero alam niyo naman ngayon, nag-succeed sa buhay si Willie, nag-success. 'Di ba? Yung biyaya binigay sa kanya, ganun yung tao eh. 'Di ba? Kapag ikaw mayroon ka itinutulong sa mga tao, kung alam ng taas na nakakatulong ka, marami kang nagagawa, babalik sa iyo good karma. Yun yung nangyari kay Willie. Although ang nagiging problema lang sa kanya yung pagiging estricto niya, eh kasama na dun yun. Di ba? Si Willie na yun eh, estricto yan eh. Lahat naman ng tao, estricto eh. Di ba? Yung mga nilalabas sa kanyang video na may mga pinapagalitan. Ganun talaga eh. Gusto niya kasi professional eh. May professionalism si Willie. Di ba? Pero ang importante dyan, kung ano ang ginagawa ni Willie sa labas ng camera at sa loob ng camera. Nakikita natin yun. Ibahin nyo si Willie Revillame. Oh, ibahin nyo si Willie Revillame. Yes. Oh, si Robin Padilla, okay rin yun. Matagal na yun na merong ipinaglalaban bago siya tumakbo. Ito kasi si Robin Padilla. Lahat ng mga pelikula niya talaga tungkol sa Pilipino. Diba? Katulad ng Mista. Parang meron lagi siyang ano, mga message. Meron siyang mga ano. May mga pinaparating lahat ng pelikula niya. Although yung iba, may iba-iba pagiging bad boy. Pero tapos na yung panahon na yun eh. Diba? Pero si Robin Padilla talaga is may ano talaga yung puro sa bayan ng gusto niyang pag-usapan, 'di ba? Nakikita natin sa kanya yung ano, yung gusto niya talagang makapag-ambag o makatulong sa bayan, no? Yun, ito naman si Willie Revillame. Alam natin, kilala natin si Willie Revillame sa kanyang show and also outside the show na tumutulong talaga itong taong ito. Yes, tama. Ano pa? Ha? Gumagasta ng kanyang sariling pera para lang makatulong sa taong bayan. Yun ang importante doon. Gumagasta ng sarili niyang pera. Oh, sarili niyang pera ginagasta. Although may mga sponsor siya, 'di ba? Oh, yung mga sponsor ginagamit niya, eh, syempre imbis na mapunta sa kanya 'yon, pero ipinantutulong niya sa taong bayan. 'Di ba? Sa mga nanonood sa kanya. Oh, yung iba nga diyan eh, galing sa taong bayan yung pera, eh. Tapos pinapalabas sa kanya galing. Tapos ipantutulong eh. Diba, Sir Don Mar? Alam mo na kung sino yun, no? Kaya mga katunay, alam niyo kung sino yun. Diba? Kulwari, oh, tutulong ako. Magbibigay ako ng ayuda. Kala mo naman sa kanya galing. We. Diba? Hindi katulad ni Willie Revillame eh. Alam natin na sa kanya talaga nang gagaling yung ipinantutulong niya. Diba? Kahit imbis na sa kanya mapunta o binibigay niya pa sa mga tao, nagbibigay pa ng premyo. Diba? Hindi basta-basta premyo ang pinamimigay. O. Okay? At nakikita ko. Tsaka iboto natin si Willie, baka magkaroon tayo ng cellphone bago, tsaka jacket. Kasi real ha, huwag mo kaming kalimutan, ito yung endorse ka namin ha. Sir Will! Baka namin. Kami ni Sir Don Mar, ito oh. Baka namin. Na Sir Don Mar, no? Mabigyan tayo ng cellphone ni Kuya Will. Ibuboto si Willie Revillame. Huwag na tayo magbula na. I will vote also for Willie Revillame. Yes! Why? Unang-una, ini-endorso ito ni Tatay Digong. Okay? Pangalawa, si Willie Revillame po, kahit strict siya sa kanyang trabaho, oh, makikita naman natin na strict talaga sa kanya. Yes, ayan. He is a perfectionist when it comes to kanyang trabaho sa kanyang noontime show o sa show niya. Okay? Stricto siya. He wants it to be perfect. He wants to be a perfect show. Okay? Yes. Ngayon, nakikita natin na may puso si Willie Revillame. Yes. May puso. Yes. Sa mga shows niya, the way siya magsalita. Hindi plastic. Walang halong kaplastikan nga eh. Prangkahan nga eh. Straightforward kumbaga kung siya ay magsasalita. He is a very straightforward person. O ito, pakinggan natin si Willie Revillame sa kanyang pahayag bakit siya tumakbo. Okay? Ano ang kanyang
gustong mangyari kapag siya ay magiging senador ng Pilipinas. Okay, pasok. Willie Revillame. Ayan. Para na rin sa mga kasama ko doon sa seryosong usapan na interview natin sa TV5. A few months ago, tinanong namin kayo kung kayo ba itatakbo for politics. Ang sabi ninyo sa amin, we ask you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Ano po nangyari? Paalam mo kay MVP. You have my support. Go. Kaya, yun lang yun. But what changed your mind? Because nalala ko po sinabi nyo nung panahon na yun na, naku, magulo sa politika, nag-aaway-aaway mga tao, ayaw na makigulo doon, pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo, sa araw-araw na trabaho ninyo. Bakit po, ano? Kasi dito sa studio ng Will Doing, it's only about 600 people. Every day. So, natutulungan mo, hindi mo natutulungan yung 600 na yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan ng awayan sa Congress, awayan ng awayan sa Senado, hindi ko kawawa ang mga Pilipino. Oh, yun. Ito yung mga taong ibinoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero nakakalimutan yung mga kawawang babae natin. So I thought, baka makatulong ako, kahit pa paano. At siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino, para sa mahirap. Yun ang sinasabi natin doon. Yun. Tama si Kuya Will doon. Diba? Wala na silang ginawa kundi mag-away-away. Wala na silang ginawa kundi awayin ng mga Duterte, kasuhan ng mga Duterte. Abalang-abala sila kung paano nila pababagsakin ng mga Duterte. Halos ang problema ng bansa natin ngayon, hindi na napapansin. Ang problema ng Pilipino, isinasantabi, hindi na pinapansin. Ito yung mga taong kailangan natin, mga katunay. No? Kung sila nag-aaway-away, iba ang prinsipyo ni Kuya Will. Barang balak, gusto nyo mag-away-away, ako, makikipag-away ako para sa taong bayan. Ipaglalaban ko ang karapatan ng taong bayan sa inyo. Di ba? Ito yung kailangan natin, yung tayo naman mga katunay ang dapat pag-usapan. Kung ano ang problema ng bayan natin, kung ano ang kahirapan na nangyayari sa atin ngayon, yun ang dapat pag-usapan. Hindi yung mga Duterte. Abalang-abala kayo kung paano nyo mapapabagsak si VP Sara. Hindi nyo mapapabagsak yan. Ako nagsasabi sa inyo, napakahirap. Diba? Para kayong nagtampo sa bigas. Parang inuuntog nyo yung ulo nyo sa adobe. Diba? Kakabangga nyo kay VP Sara. Kakauntog nyo ulo nyo ang dumudugo. Hindi yung kay VP Sara. Kayo yung nai-stress eh, hindi siya. Diba? Ayaw nyo pa siyang tigilan. Oh, hanggat hinihila nyo pababa ang isang Sara Duterte, lalo siyang tinataas ng mga tao. Dapat doon pa lang nalalaman nyo na useless lahat ng ginagawa ninyo. So, bakit pinagtsatsagaan nyo pa, no? Naabalahin, istorbuhin si BP Sara sa ginagawa niya. Ito yung mga Pilipino nakaharap na sa inyo. Ito yung taong bayan. Oh. Nagsasalita na, huy, sana kami naman ang pansinin ninyo. Yung problema naman namin ang pansinin ninyo. Diba? Ito yung taong hinihintay natin. No? Yung mga maglilingkod na hinihintay natin, na tayo naman ang pansinin. Diba? Kaya ako, para sa akin ha, no, hindi lang sa pag-i-endorse. Nag-i-endorse ako ng mga ganitong tao eh. No? Nag-i-endorse ako, gusto mag-endorse ng ganitong tao, yung merong advokasya sa mga Pilipino. Yung handang tumulong. 'Di ba? Kasi si Kuya Will, kaya ako sinasabi, parang sasabihin nila ng iba siguro, parang sigurado ka naman diyan, ha? Natutulong 'yan, baka naman 'yan mamaya agenda lang 'yan, ganto ganto. Alam ko may magsasalita ng ganto. Ganon. Pero ako kabisado ko eh. Si Kuya Will, wala pa sa politika pero tumutulong na yan eh. Alam mo na eh. May resibo na. Diba? Hindi siya nagsasalita ng ganyan tapos pag politiko siya, saka siya tutulong. Hindi. May karapatan siyang magsalita ng ganyan. May karapatan siyang ibulalas yung advokasya niyang gustong manggawin. Diba? Sa mga Pilipino. Dahil alam natin, si Kuya Will kahit wala pa sa politika, alam na natin kung ano ang ginagawa niya. Napag-desisyonan with finality na. O sige, game na nga. Kasi buzzer beater po kayo dun sa... So, mamalaman yung... Nakumbaga, parang humabol. Yes. Kanina lang. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel,
I'll be honest, napaiyak pa ako. Sa totoo lang, no? Oo. Oh. Si Willie talaga is straightforward. Yes. He speaks from the heart. Yes. He speaks from the heart. Kahit sa programa niya, hindi pa. Talagang paulong na ako eh. Pero yung mga kumasap sa akin, siyempre, ito na yung chance. Kala ko ba gusto mong tumulong sa mahirap? Half-hearted pa rin ako eh. So, Will, walang isang tao na nag-ujok sa'yo na, okay, sige na. Marami akong mga nakakausap. In fact, ayoko lang banggitin yung mga pangalan. Marami mga... Tsaka this is not the first time eh, na, di ba? Nabalitaan na posible daw na may kumausap sa'yo. Naamin nyo na rin before eh. So, kumbaga hindi to first time. Pero, ang nakakagulat eh, first time nyo talaga nag-file. Yeah, kasi ito siguro yung time para mag-file. Kasi nga, nalulungkot nga ako pag napapanood namin yung nag-aaway. Kasi during the campaign, ang mabait nila. Nagmamahalan, nagkakaisa. Pero hindi po ba parte talaga ng politika? Parang ano, no, Kuya Will, dyan ka na masanay sa plastikan. Pero sigurado naman yan sa nag-i-endorse sa'yo, di ba? Sa mga taong nasa likod mo, siguradong hindi ka nila pinaplastik at hindi ka nila iiwan sa ere. Hindi mangyayari sa'yo yung ginawa nila kay VP Sara. No, hindi na. Kailangan hindi na maulit yun. Diba? Sa mga katulad nyong may mabuting puso para sa mga tao, dapat sa inyo is manatili talaga kung ano yung pwestong gusto nyo. Diba? Dapat lang kung kinakailangan tumaas pa ang pwesto nyo. Eh. Mas maganda. No? Kailangan namin kayo. Kaya sana, Kuya Will, huwag ka na umatras uli ah. Hindi na siguro atras si Kuya Will kasi nag-file na, no? Kasi talagang umatras nga si Kuya Will, no? No? Parang ayaw niya kasi nga magulo. Diba? Ayaw niyang parang masangkot sa gulo. Alam naman natin, ang politika ngayon parang showbiz. Mauungkat na. Mauungkat kung ano yung mga lihi mo, kung ano yung mga nakaraan mo, kung ano yung dapat ikasira sa'yo. Ilalabas nila. No? Yun lang ang paghahandaan mo doon, Kuya Will. Pero alam mo, sa advokasiyang binibigay mo sa amin, kahit anong sabihin nila sa iyo, sa showbiz naman alam na namin 'yan eh, no, na may mga intriga sa iyo, no? Pero hindi na namin titignan 'yan dahil ang tinitignan namin diyan kung paano ka makitungo sa mga tao. 'Di ba? Hindi katulad ng iba. Meron nga doon eh. Oh, meron nga mga katunay na balitaan niyo ba? Oy, tumatakbong congressman. Oh. Eh, iniirapan yung mga tao, hindi nagpapapicture sa mga tao, di ba? Hindi naman natin nakikitang tumutulong, di ba? Ayos, halos pagtabuyan yung mga tao. Tapos biglang tatakbo, biglang bumait. Di ba? Hindi natin kailangan yung mga ganong tao. Di ba? Ito yung kailangan natin, yung mga ganitong tao. Katulad ni Kuya Will. Ilan pa ba kayong kakandidato ngayon? 'Di ba? Magsilabasa na kayo. 'Di ba? At kami ang bahala sa inyo. Hindi kayo kailangan magbigay ng break up. Excuse me. Sabi mo na nagbabangayan, nag-aaway. Ang pwede ko mo ba yung kailangan break up? Kailangan ba ipakita sa TV yung nagbabangayan? Pwede naman siguro kaya meron silang executive chair, 'di ba? Kailangan ba natin ipakita sa mahirap? Ang hirap lang ng buhay na mahirap. Ang sipan makikita mo magulo. Tama. Paano mo tutulungan yung mahirap na mahirap? Hirap lang ng buhay ngayon. But well, diba si kumbaga yung taong bayan, stress na nga sa nangyayari ngayon, may stress pa sa ginagawa ninyo. Pero hindi naman kami nai-stress sa ginagawa ninyo, naiinis lang kami. No? Natutuwa nga kami kasi kayo yung nai-stress eh. Yung taong nilalagay nyo sa hot seat, hindi. The way siya magsalita si Willie Revillame, yes. She really speaks what, kung anong nakikita nyo. Yes, in layman's term, yes. Kumbaga, siya magsalita. Yes. So, galing sa puso. Mm. Kaya nga, sabi ko, napahiya ang mga senador, mga kongresista dito. Yes, malakas yan. Bakit nga mag-aaway tayo dyan sa mga hearing, sa mga session dyan? Yes. Nakakahiya yan sa mga pobre nating mga mamamayang Pilipino. Ayun nga ang pinakamasama eh. Ipinapakita pa nila yung awayan nila. Diba? Gaya dyan sa Senado, diba? Pinakita pa nila sa lahat ng tao na ganun sila. Diba? Hindi na dapat pinapakita yon. May mga private naman eh. Na pwede kayong mag-usap, pwede kayong mag-ganon, kung may bangayan kayo. Hindi na yung pinapakita nyo sa mga tao na, oh, matapang ako. Diba? Hindi ganon ang kailangan ng mga taong makita. Ang kailangan ng taong makita is yung makatulong kayo. Yun ang pinakagusto nila. Hindi yung nag-aaway kayo. Ano ba pinag-aawayan nyo? Hindi kami interesado sa kung anong pinag-aawayan nyo. Interesado kami kung anong magagawa nyo sa aming lahat. Doon kami interesado. Kaya may punto si Kuya Will doon. Rekta kung rekta, sa pulang tatamaan.
So, ako ha, sa totoo lang, you will laugh at me at this, ano ha, kung sasabihin ko ngayon, pwede itong maging presidente ng Pilipinas sa puso ni Willie Revillame. Oh, basta may lawyers lang around him, oh, at tutulungan ito ni Tatay Digong. Oh. Pwede itong ma-presidente. Sige, Sir Don Mar, eh, si Manny Pacquiao nga, di ba? Natuto. Si Willie pa kaya? Eh, di ba? Kung kay Pacquiao naman, tsaka kay Willie na lang ako. Si Bong Revilla. Oh, di ba? O artista, ano ba alam niya sa politika? Siyempre, alam natin si Ramon Revilla, si Senior, Senador, di ba? Pero si Bong, di ba? Hindi naman ano. Napag-aralan niya din. Di ba? Si Jinggoy, ganun din. O alam natin, naging mayor yan, di ba? Lahat naman napapag-aralan eh. Lahat natututunan. Si Senator Robin, di ba? Natututunan lahat yan. Kaya kung sila natutunan nila, si Kuya Will pa kaya? Di ba? Hindi ng Pilipinas. Kasi ano eh, very natural yung kanyang tulong. At alam ko hindi ito mangungurakot eh. Yes. Sabi nga ni Vic Soto, you can help people without being a politician, right? Without holding public office. Because as show nyo, you're already helping people, right? So, ang tanong doon at the heart of it is ano po yung motivation mo apart from wanting to help? Because all of these people in office right now, nung nagka-campaign sila, yun din naman sinabi nila eh, na you want to help the masses, make food prices more affordable, etc., etc. Pero ending... Kasi ito ha, sige, yung tanong mo, sabi mo na, ikaw, Willie Revillame, pareho ka lang sa ibang mga kandidato na you will help the masses, you will help the people, yung mga pobre natin, mga kababayan, di ba? Pero, kung papiliin me, kami ha, kung papiliin kami, ni Tulfo at itong si Willie Revillame, pupunta na lang ako kay Willie Revillame. Ako din. Hindi, yung tanong na gano'n, na katulad ng ibang politiko, na ganito-ganito magsalita, ganyan, gano'n, pare-pareho lang. Hindi eh, si Willie kasi alam na natin ginagawa niya eh. Hindi pa siya politiko pero tumutulong na siya eh. Yun yung sagot dun eh. Di ba alam, Sir Don Mar? Bakit tayo, ha? Bakit tayo boboto ng dalawa pang Tulfo, si Willie Revillame na lang at si Pastor Apollo Quiboloy? Di ba? Okay na si yung mga Tulfo na yan, si Ben Tulfo okay at si Raffy, si Raffy Tulfo. Useless eh. Yun. Meron na tayong Raffy Tulfo. Okay na sa atin yun na merong matapang Raffy Tulfo. Okay yun. Okay na, sige. Okay. Pero, kung iboboto ba natin si Irwin at si Ben Tulfo na paulit-ulit na yung advokasya ng mga Tulfo, di ba pwede na lang natin ibigay dito sa kay Willie Revillame? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon, ha? Willie tayo, Kuya Will. Di ba? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.